Good afternoon, everyone. Our second resource speaker graduated at the University of the Philippines, Baguio, with a degree of AB Mass Communication in 2002. In 2006, she graduated Bachelor of Laws at the University of Cordilleras in Baguio City. In 2018, she completed her Master in Management, Major in Public Administration in the Philippine Christian University. From December 10, 2010 to October 25, 2020, she worked under the Social Security Commission, specifically with the Commission Legal Department and the acting head of the Policy Research Governance Department. At the present, she is currently the Department Manager of Member Education Department Social Security System. Ladies and gentlemen, let's give a virtual applause to Attorney Marisa Calma Mapalo. Ma'am. Hi everyone! Mabuting araw po sa inyong lahat. So before I proceed with my presentation, I would like to sincerely express my gratitude to Ma'am Josephine J. Francisco, the IMO Goodwill Maritime Ambassador of the Philippines, for inviting us in this event. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin because I know our participants, specifically the seafarers, as well as their families, will greatly benefit from this kind of webinars that you are offering to them. So let's start. Today, I will be discussing about the Social Security System and the benefits being offered to its members. To start off, what is Social Security? So this is the protection that the society gives its members against the economic and social distresses caused by the following contingencies. So una-una, we have this sickness benefit. This is being offered to our members kapag ho na-injured ho sila o nagkasakit ho sila and hindi ho sila nakapagtrabaho because of that injury or sickness. Sickness benefit can be given to these members. So another benefit is the maternity benefit. This is being offered to our female members and this was indeed expanded to 105 days maternity leave. So ito ho yung kagandahan ng ating bagong batas, yung expanded maternity leave law. So third one, another contingency is the unemployment. This is actually a new benefit from SSS. It was introduced nung nagkaroon ho tayo ng bagong batas, yung Social Security Act of 2018. And naging malaking tulong ho ito last year because of the pandemic, lalong-lalo na rin ho sa mga ating mga seafarers na nawalan ng trabaho or naputol ho yung kanilang mga contract because of the worldwide pandemic na na-experience natin. So the fourth benefit is the disability. So kapag ho meron tayong partial or permanent total disability, pwede ho tayong mag-avail nito. And this is given on a lump sum or meron din ho monthly pension. Depende ho sa ating contribution na naibigay sa SSS. Fourth benefit, ito ho yung binibigay sa ating mga nakakatandang members. Ito ho for our members who attain the age of 60. They may avail this retirement benefit or compulsory naman ho for those 65 years old na members na natin. So meron din ho tong lump sum or monthly pension, depende din ho sa contribution na naibigay sa SSS. So the sixth benefit, ito ho yung funeral benefit. This is different from the death benefit. So ito ho, kiniklaim po ito ng mga taong nag-gumastos, who shouldered the expenses for the wake or burial of the deceased member. So lastly, we also offer death benefit. For the beneficiaries of the deceased member, magkaiba ho yan yung funeral at saka death. So depending ho kung sino ho yung mga surviving beneficiaries ho ng ating deceased member. In sum po, 7 benefits po ang ino-offer ng SSS. Sickness, maternity, unemployment, disability, retirement, funeral, and death. So for the coverage naman sa SSS, meron ho dyan compulsory. Ito ho yung mga, sa mga seafarers natin, they are under this category, mga OFWs, Overseas Filipino Workers, nakasaad na ho yan sa ating batas na you are mandatorily covered by the Social Security System. And another
coverage yung ating voluntary, and this is very important, lalo na ho sa mga manggagawa natin na nawalan na ng trabaho, or lalo sa mga seafarers po, katulad ho ninyo, na bumaba na ho ng ating barko at pwede pa rin ho tayong magbayad as a voluntary member. Kasi ho, as long as you continuously pay for your SS contributions, you can maximize the benefits that you will be receiving from SSS. And importante din ho, under this voluntary coverage, meron din ho yan, nakikita ho natin sa screen natin, that's non-working spouse. This will highly benefit yung mga asawa ho ng ating mga seafarers na wala hong trabaho at nag-i-stay ho sa Pilipinas para ho mag-alaga ng kanilang mga anak. So they can be members of the SSS under this category, the non-working spouse. Magkagandahan din ho nito kasi ho, kapag member ho sila ng SSS, they can avail of the maternity benefit kasi ito ho, binibigay lang ho ito sa ating mga female members. Important to know for our seafarers, itong mga branches or offices ho natin sa abroad, meron ho tayo sa Asia Pacific. We have 7. We have in Hong Kong, Macau, Taipei, Kaohsiung, Brunei, Singapore, and Kuala Lumpur. Sa Americas naman ho, we have 6. Sa Toronto, sa Calgary, sa Vancouver, meron din ho sa San Francisco, sa New York, and sa Los Angeles. So for Middle East naman, we have 11. Marami ho kasi tayong OFWs dyan sa Middle East. We have 11, kaya ho meron tayong office sa Riyadh, sa Jeddah, sa Alcobar, sa Kuwait, sa Abu Dhabi, sa Dubai, sa Doha, sa Bahrain, sa Oman, sa Jordan, and ito bago-bago ho na nagkaroon ng office sa Tel Aviv naman ho. So lastly, meron din po tayo sa Europe na 4 na offices, SSS offices. Ito ho ay meron sa Rome, meron sa Milan, sa London, at saka Madrid. So in total, we have 28 offices in 19 countries for OFW member assistance services. So ito ho yung mga contact information na pwede ho nating tawagan, or we can email yun po ofw.relations@sss.gov.ph. Sa mga concerns ho natin bilang manggagawa na nasa abroad, mga seafarers, ito ho yung mga kailangan ho natin tawagan. So they can, so you can take a screenshot of this one para ho matandaan ho natin yung mga contact details na dapat natin malaman para ho ma-raise natin yung mga concerns natin with SSS. So to know the value of membership with SSS, eto ho, para ho makita ho natin, kapag ho nagbayad lang ho kasi tayo ng 3 contributions lang, meaning 1,170 lang ho na ibayad natin sa SSS, makaka-receive na ho tayo ng 5,400 kapag ho nagkasakit tayo for 120 days. This is the maximum number of days kasi that we can avail for a sickness benefit. So, ibig sabihin ho, ang contribution versus benefit ratio natin is 1:460. So, up to 4 times in return. Ganun din ho, sabag maximum po yung ating contribution at 7,800 pesos. Kapag ho, 3 contribution na ho nabigay natin at a maximum monthly salary credit, ang amount of cash allowance ho na marireceive natin is 36,000. Ganun ho kalaki yung pwede ho natin matanggap from SSS. So for maternity benefit, ito ho para sa ating mga female members, since yung qualifying contribution lang ho dyan na needed is 3 monthly contributions prior to the semester of delivery or childbirth. Kapag nakat-contribute ho tayo sa minimum monthly salary credit, that's 1,170. Ang magiging cash allowance ho natin is 5,250 kasi ho ito ho yung 105 days of leave natin. Kapag naman ho solo parents is 120 days ho, 6,000 ho yung marireceive ng ating female member. So that's up to 5 times in return na binabayad ho natin sa SSS, ang balik ho sa atin eh 5 times. Maternity benefit ho yan. So sa partial disability benefit naman ho, kailangan ho dyan meron tayong 36 months posted contributions. Tapos kapag ho may na-approve ho tayo ng 2 years na pension para makareceive ho tayo dito sa disability, ang nailabas ho natin o naibayad natin sa SSS is 14,040 kapag ho minimum monthly salary credit. Ang total pension na marireceive ho ng ating member for 2 years, that's 64,000.
So up to 4 times in return ho ulit ang ating binayad, ang babalik ho sa atin ay 4 times po. Another example ho, yung total disability benefit naman ho natin, the same qualifying condition, 36 months posted contribution. So kapag ho meron ho tayong total disability, ang magiging pension ho niyan for 5 years at a minimum monthly salary credit na binayad natin, 14,040 lang ho na ibayad natin, ang matatanggap na ho natin is 160,000. Pati ho kapag maximum din, ganun din ho ang kalalabasan niyan. So that's 615,000. Ganun ho kalaki yung return. So up to 11 times in return na po. So sa retirement benefit naman ho, so kapag malakas-lakas na ho pa rin ho tayo and we will be receiving pension for 20 years, from 60 years old up to 80 years old, tumatanggap po tayo ng pension sa SSS. Binabayad niyo ho ito sa SSS for 20 years, pero minimum monthly salary credit ho. Ang balik ho niyan, kapag nag-pension ho kayo at the age of 60 at hanggang 80 years old ho, ang total ho niyan, that's 884,000. Kapag ho nilakihan naman natin yung babayaran natin with SSS at ang maximum monthly salary credit, ang total ho for 20 years na naibayad natin is 624,000. Pero ho, ang balik naman ho sa atin upon reaching our retirement age, it's 2.4 million. So up to 9 times in return ho. So for death benefit and funeral grant, so ito po kapag namatay ho yung ating member, for example lang at age 25 na may isa lang ho siya na contribution, ang isang contribution lang ho at a minimum monthly salary credit, that's 390 pesos. So ang matatanggap po niya na funeral benefit kasi dyan is 20,000 lang ho, tas meron pa hong lump sum na matatanggap, so ang total na matatanggap niya, that's 32,010 pesos. Kapag maximum monthly salary credit naman ho yung nabayad niya, that's 26. So ang balik naman ho sa kanya, sa beneficiary niya, ay 116,100. So that's up to 82 times in return. So ganun ho ang kagandahan natin ng pagiging member sa SSS. Kung iisipin ho natin, parang naglalabas tayo ng pera, na babawas po ito sa ating income. Pero ho, yung mga contribution na binabayad ho natin with SSS, yung balik ho, yung return ho sa atin, eh sobrang laki ho. At malaking tulong po siya, these kinds of contingencies. Hope I have encouraged everyone to become and remain a member of the SSS. So that ends my presentation. I hope you have learned a lot about SSS as well as the value of becoming an SSS member. So I'll be staying until the end of this webinar to answer a few questions coming from the participants. So ayun po, muli ho, mabuting araw at maraming salamat.